Hello mga Pinoy traders at sa mga baguhang trader at sa mga gustong matuto. Tulad ko, baguhan lang din ako. Baguhan mag-live account pero sa demo account, practice trading, tatlong taon na akong nag-aaral mag-trade. At ngayon lang ako naging kampante, confident na ako na gawing business ang trading kasi nakita ko maganda talaga yung return. Ikumpara natin sa stock market na sa isang taon, average na tutubuin ang pera mo ay 10%. Sa Forex, 10% ay kaya mong kuhanin sa isang buwan lang. So, malaki ang diferensya. Mas mabilis tumubo ang pera mo. Yun, pag naging pro ka na. Pag basta practice lang, maabot nyo rin. Sa video na ito, ipapakita ko lang sa inyo. Magdi-deposit ako ngayon sa account ko para matutunan nyo rin paano mag-deposit dito sa Pilipinas sa mga trading broker sa inyong Forex trading account. Punta lang tayo sa website ko, hotshotforex.win. Meron akong itong website ko to, kung ito, mga indicator to eh, pre-download to lahat, pwede nyong gamitin. Pero tandaan nyo, ang indicator ay tools nyo lang, guide nyo lang. Huwag kayong dumipende sa indicator, dapat mag-a-analyze kayo. Parang tools nyo lang talaga para mapadali lang yung analysis nyo. Okay, meron ditong post how to trade Forex, pindutin lang natin. Ayan. So yun nga, magpapakita ko nga sa inyo kung paano mag-deposit dito. Ito yung way ng pag-deposit. Credit card. Credit card, di ba? Yung credit card ay yung mga binibigyan ng credit card ay yung may passbook sa mga bangka, sa bangko, di ba? Mga ganun. Kailangan ng may minimum na account, may kailangan 10,000 na minimum sa account mo. Ganun yung ibang bank eh, tulad ng BPI. Pero dito sa BDO Debit Mastercard, 2,000 pesos lang yung maintaining balance nito. Pag open mo ng account nito, 2,000 pesos lang at nag-open ako nito. Or gumamit kayo ng PayMaya kasi ano siya eh, Visa siya eh. Hindi ko pa ito nasubukan pero marami din gumagamit ito base sa sabi ng mga ibang Pinoy na trader. Ito yung gumagamit sila nito. Ganon din. Mas tingin ko wala pa yata sa 1,000 magkakaroon ka na ng PayMaya card. Tapos lagyan mo na lang ng laman at mag-deposit ka na sa Forex broker. May i-recommend pala akong broker sa inyo. Ang gamit kong broker ngayon ay XM. Kasi yung XM, sa lahat ng broker na nasubukan ko, sa XM ako, kampante. Parang nagustuhan ko yung broker, mababa yung spread, mabilis, maganda. At nung 2017, so ito yung account ko eh, XM. Sa ngayon, meron akong $1,492. Nung 2017, pumunta yung XM sa Pilipinas, unang punta na dito. Naka-attend ako ng seminar nila, si Abramis yung speaker nila eh, yung na trader din yon. Meron din silang team dito sa Pilipinas, may binuo na silang team, nagtuturo ng Forex trading. Kung gusto niyo matuto, meron silang webinars at umatsyempuhan niyo na magkaroon sila ng seminars na mga Pilipino yung speaker. Abangan niyo lang sa website na kasi naggagawa sila niyan. Nag-iikot sila sa buong Pilipinas. Pero ang di natin alam kung kailan, pero ang sigurado linggo-linggo meron ang webinar. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Turo ko lang muna sa inyo kung paano mag-deposit. Kung gusto nyo mag-open ng account sa XM, punta lang dito sa website ko at click nyo nga to. At pag nag-open kayo ng account, ayan, pindutin nyo lang yung link na to. Hintayin nyo mag-loading. Ayan. At mag-register kayo dyan. Pindutin nyo tong start. $30 free. Ayan. So, pag naka-sign up na kayo dito, mag-upload lang kayo ng ID at address nyo at makakuha kayo ng $30 free na pwede nyo nang ipang-trade. Kahit yung kita, pwede nyo nang withdrawin. Pero maganda sa XM, pag gusto nyo nang mag-deposit, mayroong 100% bonus. Pag nag-deposit ka ng $1,000, $2,000 ang papasok sa trading account mo. Ito na. Balik tayo sa account ko, XM. Ayan. Ngayong buwan lang ako nag
nag-deposit na talaga sa XM. Kasi yun nga, confident ako after 3 years na pagde-demo account sa XM. Buksan ko lang yung MT4 ko. Ayan, so yung MT4 ko, gamit kong indicator, SR interpretation. Ayan, magandang indicator yan. Bas kasi nakikita ko yung mga levels ng support and resistance kung saan ako mag-entry at mag-stop. Pero yun, balik tayo sa trading. So, magkano ba tong pera ko ito? 1,492. 1,492. Sa 79,641. Okay. Dadagdagan ko pa yan. Sasaktuhin ko sa 150 kasi yung pera ko sa stock market, lilipat ko na dito sa Forex. Kasi di ba, sa stock market, 10% a year average. Minsan, wala pang 10%. Minsan, may lugi din. Pero dito sa Forex, mas madali, mas magandang mag-trade kasi lahat ng tools nandyan na magagamit mo. Kaya mong, yung 10% a year, kaya mong kuhanin 10% a month. So magkano yun? 20% a year. So malaking diferensya. So ang ilalagay ko dito, sasakto ko sa 150. So kailangan ko ng 71. 1,330. Okay. Punta lang kayo sa XM account nyo. Ayan, tapos pindutin nyo yung deposit. Ayan, may options dito. Bitcoin, kung may Bitcoin kayo. Oh, meron na palang bayad center eh. Meral ko. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Ang XM ay meron ng team sa Pilipinas. May office na sila sa Pilipinas. Kaya yan, partner na sila ng bayad center. Oh. Meral ko bayad center. So, kung wala kayong credit, wala kayong debit cards, wala kayo credit card, punta lang sa bayad center. Pwede na pala. So, sa ngayon, gamitin ko ang aking debit card. Kano pala yun? 1,330. So, sakto ko na sa 1,4. 1,4 US dollar. Confirm. Lagay ko lang yung card number ko. Tatakpan ko lang para hindi. Processing. Hintayin lang natin. Do not press any button. Huwag pumindot. Hintayin lang mag-loading. Decline. Bakit nag-decline? Card limit reach. So, may limit siya. So, try natin, kunti lang. Try natin ulit sa 1,000. May limit pala. Parang security na rin ang card. Subukan ko lang sa 1,000. Pag ayaw, 500. Okay, hintayin natin ulit kung papasok ba yung 1,000. Kasi may limit eh. Yun lang, may limit nga sa credit card. Kasi debit card lang 'to, 'di ba? Parang security rin ng bangko, ng BDO. Try natin sa 500. Di ko kasi kabisado kung magkano limit ko eh. Pero baka tingin ko baka 10,000 na yung limit nito. Baka pumasok sa 100. Lagyan natin $200, sigurado papasok 'yan. So, ganun, kung hindi papasok sa isang araw,
Kung ang limit ay 500, bukas, deposit ulit ng 500. So, ganun. Tingnan natin sa 500. Decline pa rin. Talagang sige na nga, $200 sigurado na to. Kasi kung 10,000 yung limit ito, 10,000. Pag $200, kung 20,000 pasok sa $200. Pero pag hindi decline pa rin kasi yung $200 sobra na sa 10,000 eh, kasi 53 pesos ang 53 pesos ang ano ngayon. Ang US dollar. So, lagyan natin 150 pag ayaw pa rin. Tingnan natin kung papasok ba. Ayun, success. $200. Back to shop. Lagyan ba natin ng 200 pa? Kung papasok ba. So, para ano, kung mag-deposit ka ng malaki ng isang bigla, mag-buy and center na lang kayo. Kahit magkano, mas walang limit. Di ba? Ito kasi, security kasi ito ng bangko eh, para pag nawala yung credit card mo, kung ibang gumamit, di ba? Pag walang limit, maubos isang araw. Kaya security na rin lang. Yung success pa rin, no? So, dalawang 200 na. Try pa natin isa. Kung kaya. Bali, 400 na. Pag pumasok tong 200, bali, 600 na. Di ba kanina, $500. Nag-limit, di ba? So, pag pumasok tong 200, ibig sabihin, pwedeng paulit-ulit mong mag-deposit ng 200. Pero pag nag-decline to, ibig sabihin yun, mga 20,000 lang talaga yung ano, or $400 lang yung limit a day. Bukas, pwede ulit. Ayan, decline na. So, $400 pwede mong i-deposit o baka $450. Try nyo lang. Pero sa ngayon, $400 lang yung na-deposit ko kasi yan nga. Yun na yung limit ng credit card, debit card ko. Must BDO debit MasterCard a day. So, kung gusto nyo walang limit, kung mag-deposit kayo ng 1,000,000, idaan nyo lang dito sa Bayad Center. Tingnan natin. Ayan. So, ayan. Madali lang naman. Lagyan nyo lang yung amount. Amount. Tapos, tingin ko may resibo yata sa Bayad Center. So, ganun lang gagawin nyo. So, yun. Salamat sa mga sa nanonood ng video ko na to. Pwede nyo kong i-add sa Facebook. Facebook.com/BibianoForex or Ian Suarez 2. Ito yung profile ko. Kung gusto nyo gamitin yung indicator na gamit ko, ayan o, ayan. Kahapon, lipat natin. Nakadalawang trade ako kahapon. So, sayang, magkamali ko sa isang trade. Lugi ko ng $15, pero nanalo naman ako ng 16.53. So, money management. So, yun. Maraming salamat. Subscribe kayo sa YouTube channel ko.